mo, Lisa, na ako ay hindi nabigyan ng posisyon, vova ka. Utak pulburong ka, lasing ka lang. Sunog lang yung utak mo. Magpakita ka ng ebidensya na kahit text messages nang hingi ako sa inyo ng posisyon or application letter o kung ano man, you know, CV ko, wala kang maipapakita. Kasi pulburon yung utak mo. Wala akong hiningi sa yung bigaon ka, alpot patutot ka. Kayo ang humingi sa akin ng pabor. Hiningi mo ang posisyon na Department of Agriculture Secretary through me. Gusto mong kausapin ko si Kuti, ay si Senator Bongo at kampo ni Pangulong Duterte. Pero hindi ako ganun ka, tanga, na ipakikiusap ko dahil hindi ko na magawain yan. Ang siningil ko lang sa'yo yung pangako mo kay Glenn Chong na ilalagay mo siya sa COMELEC kasi tatanggalin natin yung Smartmatic at aayusin natin yung electoral protest. That was before kayo manalo. Dahil yan ang sinasabi mo na ino para tayo sa pagbangon, bigaon, alpot, ganyan. Yun. Magandang araw sa inyong lahat, mga tol. Ngayon po ay September 21, 2023 at napakinggan po ninyo mula po sa Wanted sa Batas na si Maharlika, ang mga katagang hindi ko maintindihan kasi Ilongga yata yung kanyang lengguwaheng ginamit. Pero tinabag niyang pulburon at boba. Ito pong ating unang ginang na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Di ko lubos maisip bakit nga nababanggit ang mga katagang iyon. Eh napakalayo po ng pagkataon itong si Attorney Lisa dito kay Maharlika. Sa ika-anim na pagkakataon, sasabihin ko ito. May mga impormasyon na itong si Maharlika ay puta bago siya napunta sa Estados Unidos. Cyber libel yan, Maharlika. Ngayon, Maharlika, September 21, 2023. Ito ang araw, petsa ng proklamasyon ng martial law. Ito rin ang araw kung kailan nagiging ampalaya ang mga katulad mong individual. Mga nagbabalat kayo na kunyari pabor sa gobyerno, pero sa katotohanan kalaban ng gobyerno. Kayo yung mga tao na bahagi po ng problema, hindi ng solusyon. Ipinapaalala ko lamang po sa inyong lahat na ito pong si Maharlika, bagamat ito po ay nasa Estados Unidos, kumakaharap po ito sa kasong cyber libel na isinampa po sa kanya nito pong si Anthony Taberna. Paalala lamang po ito, muli po natin buhayin ang warrant of arrest na existing sa kasalukuyan laban dito kay Maharlika. Ito po ay inisyo ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 42, dyan po sa City of Fernando, Pampanga. Ito po ay para sa kasong libel sa paglabag po sa Section 4, Paragraph C, Subparagraph 4 of Republic Act 10175, known as the Cybercrime Prevention Act. Again, ang pangalan po ng taong wanted sa batas dito sa Pilipinas ay ito pong si Claire Eden Contreras, na kilala din po sa katawagang Maharlika Boljaquera. Ang nilalaman po ng warrant of arrest, to any peace officer of the law, you are hereby commanded to arrest Claire Eden Contreras, also known as Maharlika Boljaquera, who is said to be at number 96, Dr. Sixto Antonio Avenue, Barangay Rosario, Pasig City, and who has been charged with the offense above mentioned and to bring the said accused forthwith before this court and to be dealt with according to law. The bail for the release of the accused in this case is fixed at 10,000 pesos to be posted in cash, which may be furnished by the accused by giving her the proper bail bond with the court or with any regional, metropolitan, city, municipal, circuit, trial court sitting in the province, city, municipality where he or she is held for approval thereof. The police officers taking the arrest are hereby authorized to discharge from the custody of the accused after furnishing bail in the manner above indicated, which must be stated in the return thereof. Okay, tuloy natin, ha? Oy, isa lang pala yung na-download ko. But anyway, ito po yung pinaka-unang pahina ng warrant of arrest nito pong si Maharlika. Ang mahalaga, meron po siyang kaso, bahala po siya kung paano niya po ipagtatanggol ang kanyang sarili kung siya po ay happen na umuwi po dito sa Pilipinas at arestuhin po una dyan po sa Bureau of Immigration. Wala na tayong pakialam doon. Basta sa ngayon, malinaw na itong si Maharlika wanted sa batas. Pero
dito sa nakita nating video kanina, yan po ay katatapos na live streaming ni Maharlika a couple of hours ago. At dito makikita po natin na talagang inamin nitong si Maharlika na naghangad po sila ng posisyon sa gobyerno. Ang linaw-linaw po dito sa video na ito, mga tol, na itong si Maharlika kasama ng isang abogado na si Glenn Chong, inasahan marahil nila ang posisyon partikular sa COMELEC, ngunit hindi po ito nabigay sa kanila. Hindi natin alam kung ano ang sirkumstansya sa likod niyan, pero isa lang ang katiyakan po natin dito. Ang mga tao na ito walang kwentang individual kasi sila'y naghahangad na makapaglingkod sa bayan, pero tingin ko personal na interest lamang ang iniisip ng mga ito. Kasi kung hindi ka napagkalooban ng iyong posisyon o ng hinahagad mong posisyon, kung talagang naghahangad ka na makatulong sa bayan, hindi mo ito ikasasama ng loob. Bagkos, susuportahan mo pa rin ang ibinoto ng taong bayan, in particular, ang Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha po ng 31.6 million votes mula po sa sambayan ng Pilipino. Taliwas ito sa mga claim ng mga tao na ito na nandaya si Pangulong Bongbong Marcos. In fact, isang magandang halimbawa ng ebidensya ang nakita po natin, pruweba rather, nakita po natin kanina diyan po sa Intramuros sa COMELEC Manila, ano? O sa COMELEC Intramuros Manila, kung saan sila po ay nagsagawa ng rally. Pero alam naman natin, nakakaugnay lamang sila doon. At sila-sila lamang din ang nagbobolahan. Sila-sila ng mga noon pa ay maingay lamang kapag ka may mga ganyang activities. Same faces at higit sa lahat, parang mas marami pa nga ang mga vlogger at reporter na kumukuyog sa kanila kumpara doon sa mga sumusuporta kuno ng mga individual at naniniwala na nagkaroon ng dayaan last May 9, 2022 election. Muli po nating panoorin kung paano inamin nitong si Maharlika na merong something na paghahangad sa posisyon sa gobyerno, partikular ang kanyang kaibigan na si Glenn Chong. Letter o kung ano man, you know, CV ko, wala kang maipapakita. Kasi pulburon yung utak mo. Wala akong hiningi sa yung bigaon ka, alpot patotot ka. Kayo ang humingi sa akin ng pabor. Hiningi mo ang posisyon na Department of Agriculture Secretary through me. Gusto mong kausapin ko si Kuti, ay si Senator Bongo. Weh, mapapaniwala mo kami sa kasinungalingan mo, Maharlika. Alam na alam namin ang nangyari sa Duterte administration. Binura lamang ni itong si Sir Benji Contreras eh. Pero subukan ko ngang hanapin, mga tol, kung makikita ko ngayon dito sa stock ko ng mga video yung pahayag nitong si Duterte bago po magkaroon ng halala noong 2022. Months, I believe, ano, before May 9, 2022 election, kung saan tinawag niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos na weakling, spoiled brat, at mahinang pinuno. Kaya hindi po siya nag-a-agree na ito ang mamuno sa ating bansa sa hinaharap. In short, ito pong si Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Duterte, never po itong sumuporta sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos. And that is why it explains why na ang pagkatao nitong si Pangulong Bongbong Marcos ay hinusgahan na noon pa nitong si Duterte. Kaya naman hindi niya po ito binigyan marahil ng posisyon sa kanyang administrasyon. Kung matatandaan po ninyo, itong si Pangulong Bongbong Marcos, siya po ay nagpahayag ng intensyon para po makabilang sa gabinete nito pong si Duterte noong 2016. Sinabi niya nga pa sa kanyang interview sa kanya, particular nitong si Harry Roque, na kung binigyan siya ng pagkakataon, ang gusto niyang piliin ay maging secretary po, hindi po ng Department of Agriculture. Taliwas dito sa ini-insinuate nitong si Maharlika na Department of Agriculture. Ang sinabi ng Pangulo, nais niyang maging secretary sa Department of Labor and Employment. Kasi sa tingin niya, doon siya makakatulong ng malaki para sa ating
mga kababayang Pilipino. Pero hindi nangyari yon dahil alam naman natin, kinalaunan, aaminin pala nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang pagtingin niya po rito kay Pangulong Bongbong Marcos ay isang mahinang nilalang. Tuloy po natin ang sinasabi dito ni Maharlika na isang wanted sa batas. Pero hindi ako ganun ka tanga na ipakikiusap ko dahil hindi ko naman gawain yan. Ang siningil ko lang sa'yo yung pangako mo kay Glenn Chong na ilalagay mo siya sa COMELEC kasi tatanggalin natin yung... Ayan ay! Aray na ko! Kaya pala sila nagkakaganito ngayon kasi ayon sa kanila may pangako daw. Wala kaming pakialam sa pangako. Pero isa lang ang kasiguruhan dito. Kayo, hindi kayo maglilingkod sa bayan dahil sa inyong mga kagustuhang makapaglingkod lamang. Meron kayong mga sariling interes at kitang-kita dito yan. Hindi nyo nakuha ang posisyon, kaya sabi ni Politic PH, naalala ko yung pinost niya doon sa kanyang page, parang mas mabilis pa kayo sa pag-change ng channel sa Netflix, sa pagbabago ng paniniwala ninyo sa politika. Pero inyo, nung panahon na tayo po ay sama-samang tumutulong para po sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos, nag-uutos ka pa para lamang magsagawa ng mga Kalyo survey dito sa Pilipinas, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at sinasabi mo, napakalakas talaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-uumapaw ang damdamin ng pagsuporta at pagmamahal ng taong bayan. Laging puno ang mga survey na isinasagawa, tambak lagi ang kalaban. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, nagkaroon ng pandaraya sa nakaraang halalan, umasa lang pala kayo na mapupuesto, in particular, itong si Glenn Chong dito sa Commission on Elections. Pero hindi nangyari, kaya mga ampalaya kayo. Puntahan natin ngayon ang page nitong si Maharlika at saka nitong si Glenn Chong. Kanina, nagsagawa sila ng walang kwenta nilang rally diyan po sa dito po sa harapan po ng Commission on Election. At ito po, oh. Sige nga, panoorin natin. Muli, after 9 months siguro, 1 year. And andito kami ngayon sa COMELEC, sa rally. Bibigyan ko kayo ng idea dito, ah. Kasi baka sabihin niyo nakakatakot naman ang ginagawa nitong Glenn Chong, magpapile sila ng reklamo sa COMELEC. Wala pong kwenta ito kung ang pag-uusapan ang posisyon po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At alam na alam yan ng abogadong si Glenn Chong. Pero sinasabi niya ang target niya daw Smartmatic. Para daw sa mga susunod na panahon, hindi na magkaroon ng Pangulo na Marcos. Wala ng pag-asa ang mga pamilya nito pong si Pangulong Bongbong Marcos na manalo pa raw sa politika. Bakit natin sinasabi na ito ay walang kapag-asa-pag-asa? Alam naman natin ang isinasaad po ng batas kahit hindi po tayo abogado. Ang nakalagay po sa ating batas, kapag ka ikaw po ay komandidato sa pagka-vice-presidente at kapag ka-presidente, nakakuha ka ng hindi bababa sa 500,000 na boto, dapat mag-file ka ng electoral protest sa loob ng 30 araw. Otherwise, pinoporfit mo na yung iyong pribilehiyo, karapatan, na magprotesta. At itong sila Glenn Chong, alam natin na hindi po ito ang parties involved. Kung meron mang parties involved na dapat magprotesta, walang iba kung hindi marahil siguro, yung marahil na siguro pa, kung hindi marahil yung pinakamalapit na nakatunggali, ngunit napakalaki at layo ng lamang nitong si Pangulo, walang iba kung hindi si Lenny Robredo. Ano ang sinabi ni Lenny Robredo sa kanyang interview o sa harapan ng kanyang mga supporter? I don't want you na bigyan ko kayo ng false hope. Kasi ayon sa legal team at mga IT expert natin, wala silang nakitang ebidensya para may masabing nangyaring dinaya tayo. Ang linaw-linaw, categorically sinasabi ng natalong kandidato na si Lenny Robredo na walang ebidensya laban sa pandaraya. At now sasabihin nitong si Glenn Chong, nandaya si Pangulong Bongbong Marcos sa pangunguna ni First Lady Lisa Marcos. Isa pang patunay kung bakit sinasabi na walang dayaan, ang matinding kritiko ng ating Pangulo na
si Senator Antonio Trillanes. At salamat naman, mukhang na-realize niya na nakatanggap-tanggap bilang Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan at nire-respeto niya na ito ngayon. Sabi nitong si dating Senador Trillanes, sila ay nagsasagawa ng survey noong mga panahon na binibilang na ang boto ng tao. At prior to that, nagsagawa rin sila ng survey at after na mabilang ang boto ng tao, nagsagawa rin sila ng survey. Before, during, and after, they conducted survey and all the result ng mga survey na yan is constant. Same lamang doon po sa nangyaring resulta ng halalan officially as tallied by the Commission on Elections. Malinaw, admitted mismo ang opposition na walang dayaan nangyari. Tapos sasabihin nyo ngayon, Glenn Chong, may dayaan nang nangyari? Pabida kayo? Pero alam na namin ang inyong motibo. Ang motibo ninyo is perhaps baka paghihigante. Kung hindi man paghihigante, kayo ay feeling aggrieved kasi yung inaasahan ninyong pwesto, hindi nyo nakuha. Panoorin natin patuloy kung anong sinasabi dito ni Glenn Chong. Nalabas ko itong camera ko. So, you can see yung extent ng rally because before, hindi ganito pinanganasan na dito kami dumalo sa rally. Talaga? Talaga? Hindi nyo naranasan na ganyan kadami ang dumalo sa rally? Nakakatawa ka naman, Glenn Chong. Ganyan ba karami? Tingnan nyo, ang dami nila. Mga tol, bilangin nga natin sila. Ang dami nila. Oh. Yan o. Oh. Napakarami. Ipagpalagay natin na 1,000 na lamang ang mga ito. Pero sa tingin ko, wala pa yatang 200 ang dami ng mga ito. Napakasinungaling. Napakarami daw nila. Samantala, halos kakaunti nga lang yung nakikita natin dito. O ngayon mga tol, kayo na ang humusga. Anong meron sa likod ng mga frustrations na ito nitong si Glenn Chong? Eh, syempre, nandun na rin sa sinabi ko. Frustration nga eh. Di ba? Hindi nila nakuha yung gusto nilang posisyon kaya sila nagkakaganito. Oh, walang ginawa ngayon itong si Maharlika kung hindi atakihin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ating unang ginang. Syempre, alam nyo, itong namang nangyayari sa pagkataon nitong si Maharlika, ano to eh, parang bittersweet moment sa kanya ito, mga tol. Bakit bitter? Hindi nila nakuha yung posisyon eh, na kanilang hinahangad. Sweet, kasi marami siyang nauutong mga tanga na paniwalang-paniwala sa mga sinasabi niya. Naniniwala ang mga ito, kaya ngayon dumadami ang views niya. Tingnan nga natin kung gaano karami ang views nitong si Maharlika. Maharlika Boljaquera. Tingnan natin kung gaano karami ang views niya. Dami kasing tanga eh, na naniniwala dito kay Maharlika. Mga views niya, 5,300 views, 23,000. Akala ko ba sikat si Maharlika? Bakit ganito lamang kakaunti ang mga views nito? 10,000 views, 10,000, 16,000, 19,000, 6,000, 13,000, 11,000, 10,000, 8,000, 9,000. Wala man lang tayong nakitang 100,000 dito. Tingnan nga natin yung YouTube niya. Naknang teteng, ang yayabang ng mga tagahanga mo. Maharlika, kung lait-laitin nila si Top 1, akala mo, napakasikat mong tao. Eh kung mag-views ka pala, kakaunti lamang. Maraming nanonood sa live mo, pero tingnan natin kung gaano karami mga views mo. 18,000, 40,000, 43,000, 77,000, 66,000, 50,000. Yet, kahit kaunti ang mga views na yan, kumikita pa rin yan mga tol. At pinagkakakitaan yung mga tanga niyang viewers. Bakit? Kung titingnan nyo sa Social Blade, ang kita nitong si Maharlika sa isang buwan at the expense ng ating Pangulo at ng ating unang ginang at first family, eto yan o. Boljak TV. Dito yan kumikita. Tapos sasabihin nyo, hindi mukhang pera itong si Maharlika. O ayan o. Tingnan nyo kung magkano kinikita ni Maharlika sa isang buwan. Naglalaro sa $1,000 to $16,000.
Di ba? Ipagpalagay na lamang natin na ito po ay kumikita ng $5,000 o kaya $8,000, kalahatiin natin. How much is that? 400,000 pesos dahil sa paninirang puri niya sa ating unang ginang. Yan ang sinusuportahan ninyong tao. Pinagkakakitaan ang ibang tao sa pamamagitan ng paninirang puri. Tapos tuwang-tuwa pa kayo ngayon, ipinagtatanggol nyo pa itong si Maharlika, sasabihin nyo, bayani, sasabihin ninyo, siya ang mistulang bagong Gabriela ng Pilipinas sa makabagong panahon. Anak ka ng teting, ang tawag ko na lang sa inyo, mga tanga kayo. Di ba? Biruin nyo, araw-araw nyong pinanonood itong si Maharlika, wala kayong natututunan sa kanya kung hindi galit sa panonood ninyo kay Maharlika. Pag nanonood kayo, nagagalit na ang inyong puso kung ano-ano na ngayon ang mga sinasabi ninyo sa inyong kapwa at higit sa lahat sa kasalukuyang gobyerno. Pero kung tutuusin, nakikinabang kayo dito sa gobyernong ito. At ang pinakamasaklap na katotohanan sa inyo, nagpapauto kayo dito sa isang tao na ito na wanted sa batas. Iisa talaga ang pagkatao ninyo eh. Kayo na mga naniniwala dito kay Maharlika, karamihan sa inyo mga didishit. Merong dalawang uri kasi ng supporter eh, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung DDS at saka didishit. Ang tawag dito ng ilang mga kapatid natin sa vlogging ay kakampures. Pero tinatawag po silang didishit. Hindi ko sila tatawagin kakampure. Mga didishit ang mga yan. At ang pare-parehas na pagkatao at mga pag-uugali, pananalita ng mga didishit na ito, lahat sila palamura. Wala kang makikitang argumento sa mga tao na ito kung hindi magsalita ng mura. Mga salitang ipinagbabawal sa Biblia, mga PI at kung ano-ano pa. Ang tanga, hindi yan pagmumura. Status yan ng isang tao. Matalino ka, pwede kang maging tanga. Kasi kahit gaano ka katalino, napapaniwala ka sa isang malaking pagkakamali. At yon ang ginagawa sa inyo ng tao na ito na si Maharlika. Niloloko kayo harap-harapan. Hindi nyo pa nahahalatayan. Sa kanyang live streaming, walang ginawa kung hindi mag-inject ng galit sa taong bayan. Kasi wala namang alam ito si Maharlika. Sabi niya nga sa ating First Lady, boba si First Lady Lisa Marcos. Pero sa totoo, sarili niya ang kanyang sinasabihan. Isa siyang boba, walang alam. Anong alam nitong si Maharlika? Eh sa kanyang mga salita mismo, nanggagaling ang mga makakahuli sa kanilang mga maling, mga hindi magandang intensyon sa ating bansa. Di ko na i-download yung video na dapat kong iparinig sa inyo. O, pero ipaparinig ko na lamang sa inyo. Ito ay nakakatawa talaga eh. Nakakatawa itong mga ganitong uri ng pagkatao meron itong si Maharlika. At saka isama na rin natin itong abogado na hindi natin mawari kung bakit sa isang iglap kumambyo ang pag-uugali at suporta paalis sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O, ito, galit na galit dito ha. Pakinggan ninyo ha, ang nagsasalita dito si Glenn Chong. Uy, nako! Nadidelusyon kaya itong si Glenn Chong? Ano? Kaya daw binawi yung appointment kasi makikita raw yung data. Anak ka ng teting talaga na yan. It doesn't matter kung totoo man yung sinasabi mo, Glenn Chong. Hindi na mababago niyan kung anuman ang sitwasyon sa kasalukuyan. Saka huwag niyong palabasin sa harapan ng tao na ang pamilya Marcos pa ang magpapatutuo para patunayan na wala silang ginawang pandaraya. Para ka namang hindi abogado. Kung sino ang nag-aakusa, siya ang magpapatunay. Ano, inakusahan mo yung tao, sila pa ang magpapatunay na wala silang kasalanan? Napaka-basic noon sa batas. Diba, abogado ka, Attorney Glenn Chong? Ngayon, dahil alam mo na wala namang kwenta yung pinagsasasabi mo,
ang gagawin niyo na lamang is ikot ang attention ng public. At mukhang kahit paano, bahagya kayong napapansin. Kasi eto tayo, kinokontent kayo. Eto kami, pinagtutuunan kayo ng pansin. Pero hindi naman pang matagalan ito kasi kailangan lamang namin nasagutin sa social media ang mga paratang ninyong baseless sa ating unang ginang at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa uli, hindi kayo magtatagumpay. Makailang beses ka nang nag-ingay, Glenn Chong. Napagtatalo ka na sa halalan. Wala kang gawin kung hindi nadaya ka. Nadaya ka. Hindi mo yata maramdaman na ayaw sa iyo ng tao kaya hindi ka nananalo. Tapos ito namang kaibigan mo na si Maharlika, sausaw ng sausaw sa iyo, maybe dahil po doon sa ipinakita ko sa inyong analytics kung paano po kumikita itong si Maharlika dito po sa YouTube at saka sa Facebook. Ano, pinagkakakitaan lamang. After all, ang ingay na ito, bakit ginagawa ito ni Maharlika? Simple lamang ang rason ayon sa aking paniniwala. Walang kakayahan itong si Maharlika na magturo ng tama sa kanyang mga manunood. Ang alam lamang nito magpalingkera. Parang tismosang kapitbahay na napakaingay umaga, tanghali at gabi. At walang sinasabi sa mga bunganga kung hindi puro kasinungalingan at puro paghahatid ng galit sa kanyang mga manunood. Ganon ang pagkatao nitong si Maharlika. Mga tol, pag naniwala kayo dito kay Maharlika, ewan ko na lamang kung anong uri kayo ng tao. Sinasabi ko ito, ang mga naniniwala dito kay Maharlika, either bobo, tanga o sira ulo. BTS. Isama na muli natin yung tambaloslos at saka masokista. May mga ilan na nakita ako dito, mga masokista. Galit na galit sila sa sinasabi ko pero nanonood sila. Kasi ganon ang uri ng tao na gustong-gustong sinasaktan ang kanilang sarili at ini-enjoy nila ang pananakit sa kanilang mga sarili. Masokista yon. Yung tambaloslos, katulad nitong si Maharlika at ni Glenn Chong, mga ambisyoso pero hindi nabigyan ng pwesto kaya mga ampalaya na ngayon. Yung mga bobo, ito yung mga nakakaawa kasi ito yung mga tao na wala talagang alam and should be educated but unfortunately, hindi sila ma-educate sa mga sinasabi nitong si Maharlika dahil wala rin alam itong si Maharlika. Sa madaling salita, isa din boba. Yung mga tanga, wala na tayong magagawa doon sapagkat sila matalino man, may kaalaman man, pero naniniwala sa mga pinagsasasabi nitong si Maharlika. Kaya sila mga tanga. At yung mga nagmumura na mga wala sa ayos na pananalita, mga siraulo yan. Kaya muli, buhayin natin ang salitang acronym rather na BTSTM, bobo, tanga, siraulo, tambaloslos at masokista. Ganon uri merong manonood itong si Maharlika.